Alin ba talaga ang pinakamagaling na manok? Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang hilig na estilo ng pakipaglaban ng isang manok. Malamang na ang ating pasya ay naimpluwensyahan ng ating mga kaibigan at mga malimit na kasama sa pagsasabong. Maari ring sa tagal ng ating pagpapasyal pasiyo sa sabungan at panunood ng laban ay makakabuo tayo ng sariling batayan. Halimbawa, karamihan sa mga baguhan ay mahilig sa manok na agresibo at mabilis. Yung mga matagal-tagal na sa larong ito ay gusto naman ng angat at abang. Mahirap mang masabi kung alin talaga ang pinakamagaling, may mga katangian na dapat nating hanapin sa manok maging ito may agresibo, o maingat, o anumang uri ang laro nito. Ang pinakamahalagang katangian ay cutting ability. Dahil kailangan ng manok natin na patayin ang kalaban, dapat ito ay magaling pumatay. Dapat ang palo ng manok ay malakas, malayo ang naaabot, at may diin. Pangalawa, dapat ang manok ay mautak. Ibig sabihin alam nito kung ano ang dapat gawin sa sitwasyon. Alam nito kung dapat bang umangat o umilag, pumalo o magabang. Kailangan din ng manok ay maliksi, kasi sa labanan, kailangan ng liksi upang magawa ng manok ang nais niyang gawin. Umangat man o umilag, lumipad ng mataas o pumalo ng mabilis, lahat ng ito ay hindi magagawa ng maayos kung walang liksi ang manok. Ang isa pang mahalagang katangian ay ang tinatawag na tameness. Ito ang tapang, tibay at lakas. Ang tapang, tibay at lakas ay kailangan upang ang manok ay tumagal sa laban at maari pang pumalo kahit malubha ang sugat o malapit na mamatay. Ito ang mga mahalagang katangian na dapat nating hanapin sa manok. Kilalanin at pag-aralan natin ang mga ito. Kung makita na natin ang mga ito sa isang manok, ang manok na iyon ay magaling kahit ano pa man ang estilo nito sa pakipaglaban. Katangian ang hanapin sa isang manok, hindi estilo. Ang pagiging angat ay estilo ng pakipaglaban, ngunit may angat na magaling, may angat na bulok.